Ate, excuse me po. Saan po dito yung pinakamagaling manghula sa Quiapo? Marami. Mayroon sa plaza, mayroon dito. Sir, excuse me po. Pwede pong matanong kung sino yung ano, pinakamagaling na manghula dito? Oh, well, si ano, si Lorak Bang. Saka si Ray. Ate, ate, sino po yung pinakamagaling na manghula po dito? Ang pagkakaalam ko po si ano, dalawa kasi sila dyan eh. Si Akbang, saka si Brother Ray. Doon ay pasalamatan. Siguro yung impact doon, yung bang tipong may natuwa sa yung tao, no? Dahil doon sa pagbasa mo sa kanya, hindi, wala namang perfect dito eh. Ibang ma-appreciate, yung na-appreciate talaga niya, no? Na-appreciate ng tao yung ginagawa mo sa kanya, happy ako doon. Yun, parang kapagbigay niya ng buhay, kasi ang iba kasi ginibigyan ng parang hindi, walang pag-asa. O sa ako, more ako na nagbibigay ng positive thoughts eh. Doon may negative tayo nakikita, sinasabi ko rin yan, pero ginagawa ko nga parang constructive, no? Kasi may mga tao na depressed na nga, bibigyan mo pa ng depression. Pangit naman yun. So kailangan tingnan mo yung tao. Kasi lumalapit yung tao sa iyo, may problema yan. Huwag natin bigyan ng itudo pa. Kasi iba yan, bibigyan ng paraan na ganito yan, ganyan, ganyan. Para masolve ang problema mo, gawa natin ng paraan. Tapos magbabayad ka ng ganyan. Tapos hindi naman nangyari, kawawa sila. So, yan ang kakaibahan ko doon. Hindi ako nagdadanon. Yun. So yung iba doon, pagka may nadasalan ko na parang may nangyari naman, nagpapasalamat sila. Yan lang yan. Pero hindi ako napipresyon na kailangan magbayad ka nito. Hindi naman ako Diyos eh. Kasi siguro ma-observe mo si iba, subukan nyo. Baka wala kayo, may problema kayo. Sabihin nyo, gagawin ko ng paraan yan. Para maano ito, lalo sa mga pag-ibig, yan. Babalikan natin, babayad ka ng ganito. Ako naman di ganyan. Yung totoong pangalan ko ako ay si Mr. Reynaldo Mationg Espanyola. Dito naman ang tawag sa akin si Brother Ray Mationg kasi yan ang pangalan ko dito sa trabaho kong itong paghuhula. Tinatawag na pag-reading. When I was in elementary pa, no, bata pa ako noon, lagi ako na nanaginip na lumilipad ako. Bakit po kayo? Sa tingin niyo? Yan nga, hindi ko nga alam yun. Until high school ako, nangyari pa rin yun. Hanggang sa nagkaasawa ako, may sign pa rin na parang bakit ako lumilipad. Tumatalon ako, tapos nakakalipad ako. Pero sabi ko parang word ito ah. Kasi paulit-ulit siya eh. Pero ngayon hindi na. Ulila na kasi ako. Pero nakalakihan ko yung tatay ko until 12 years old ako. Siya yung parang role model ko noon. Pero yung dalawang tao talaga nagbigay sa akin ng inspirasyon, si Dr. Jesus Vicencio and then si Chito Akbang yung nagula. Kasi si Dr. Jesus Vicencio, nagtatrabaho ko dati sa kanya. Nag-working student ako noon. Alam mo, siya din ay isang nagtuturo sa graduate school. Pero naguhula din siya. Pero hindi, wala pa ako interest ng time na yun. And then after that, na nagtapos ako sa vocational course, na kilala ko si Chito Akbang. Hindi, napatayin ako sa kanya. Sabi niya, meron kang kalaman. Siya yung nagturo sa akin. Siya yung naging mentor ko. Kaya, naging ganito ako ngayon. Nagka-interest na ako noon kasi noong una hesitant ako kasi siyempre hula yan, ano, sasabi ng tao. Pero yung first na hinulaan ko noon, natuwa ako kasi sabi niya, okay ka, bata ka pa pero kita, alam mo. And then after 2 years, bumalik yan sa akin. Nagpasalamat sa akin kasi nag-abroad siya. Actually, ang gusto ko sana noon, maging businessman ako. Gusto ko maging negosyante. Yun yung gusto ko noon. Sa college, actually, honestly, no, naging one semester lang yung pinag-aralan ko sa college.
After that, wala na kasi wala nang paparal sa atin. Eh. So hindi na ako na-proceed doon kasi galing ako sa probinsya. So one semester lang ako na sa psychology. And then, pumunta ako ng Maynila, nag-construction ako noon. And then nakita ko nga si Dr. Jesus Vicencio. Kinuha niya ako noon na maging messenger sa kanya. Tapos sabi niya, sige, pag-aralin kita, pero vocational lang. So nagtapos ako dyan sa Bigobang School. And then ano? Okay lang. Nagtapos ako sa Samsung Institute of Technology. Yan, nakapag-aral ako ng automotive diesel mechanic. Hindi ko rin nagamit. Kasi sabi ni Chito Akbang, yung kilalang manghuhula sa Quiapo, huwag mo nang pasukin yan. Kasi mayroon kang future dito, kasi mayroon kang kaalaman, i-develop mo lang. Hindi, nag-decide na ako nun. Parang nagustuhan ko na rin siya. Kasi una, nami-meet mo yung different people. Andiyan yung may kaya sa buhay, yung wala sa buhay. Kung totoo siya nga, yung problema ng tao, doon sa mas maraming may pera. Eh. So parang natuwa na rin ako kasi parang ina-appreciate naman nila kung ano yung nagagawa ko sa kanila. Armilyn De Los Reyes Villacorta. Ako matagal na ako kay Brother Ray kasi naniniwala ako sa kanya, meron siyang talent, gifted siya. And almost a year na ako sa kanya. Pero almost a year na yon, yung mga hula niya sa akin, 80% of that, nagkakatotoo. Para ano ko na siya, best friend ko na siya. Kumbaga. Pero mag-text ko sa kanya, mag-chat ko sa kanya, sasagot siya kahit busy siya. Dito kay Brother Ray, observation ko, walang level dito. May mahirap, may middle class, may medyo mayamat, medyo nandun sa level namin. I mean, lahat kami naniniwala sa kanya kasi di naman perfect talaga hula. Pero pag naniniwala ka kasi sa positive na sinasabi ni Brother Ray, mangyayari. Ganun lang yun eh. Hinulaan ka ng positive, kapitan mo yung positive. Kung meron siya hinula sa negative, ano lang yun, guide. Para iwasan mo yung mga negative niyang hula. Hindi naman kami parehas mag-interpret din ng cards kasi gumagamit kami ng mga instrument na cards, no? May interpretation yan eh. Siyempre, kanya-kanya yan style. Hindi kami parehas, tingin ko. Kasi kasi marami naman yung sinasabi na bawal nga sa reliyon yan. Sa akin kasi hindi ko naman sinasabing term talaga na hula, no? Kasi sa akin kasi, nagbibigay ako ng parang advice din, parang counseling sa mga taong walang malalapitan. So yun yung akin kasi yung minsan na-touch ko yung feeling sila na wala silang masabihan, sa amin sila nagpupunta. So saka ang different doon, siyempre may bayad nga ito, no? Kasi nagbabayad kami sa pwesto. Sa akin siguro hindi ako yung masyadong maniningil ka sa ganito kasi ang iba kasi dyan, hindi naman sa pagkuhan, gumagawa sila ng paraan para makasingil ka ng ganito, ganyan-ganyan. So sa ako naman siguro hindi ganun. Iba ako doon. Yan naman yung ano ko doon eh. Kung ano lang yung aming price, yun lang. Kung meron silang pinakausap, dasalan po yan. Pero hindi na ako nag-aas ng bayad. Before, may bahay kami. Nagkasakit yung asawa ko na CKD patients. No? Nag-hemodialysis yan. Nag-underwent sa hemodialysis. So nabinta namin yung bahay na yan. Para sa pagpagamot sa kanya. And eventually, unfortunately, namatay din naman siya 1 year ago. So gusto ko ulit magkaroon ng bahay. No? Kasi pag sa sarili ko talaga, minsan hindi ko yung ma-predict ng sarili ko. Eh. Kasi sarili ko yan. Eh. Oh, kasi bawat minuto, bawat segundo, nagbabago ang panahon. Hindi may masasabi. So kung sarili ko naman, hindi ko inuulaan ang sarili ko. Hindi ko siya masabi kasi siyempre, minsan ang emotions ko hindi naman nagtutugma sa gusto ko. Eh. Oh, mas gusto ko yung basahin ng emotion ng ibang tao kasi alam ko na yung emotions ko. Nagtatanong din ako, lalo pag may problema ka rin sa buhay. Oh, so nagtatanong, ano kayo mangyari sa buhay ko? Oh, tao lang tayo eh. Hindi porque kinaguhula ako eh. Alam ko na lahat. Oh. So, ano po, what's next? What is next? Ano yung susunod ko na buhay? Yan. Siguro sa akin, kaya nga ako nag-hold ako na maging matibay lang. Patience, maging matibay ka. Para malagpasan yung problema.